Inainisan ng maraming Lakers fans itong si Coach Darvin Ham sa kanyang payag na ito tungkol kay LeBron. Pero bago yan ay pag-usapan muna natin ang naging career high ni Tyrese Maxey ngayong araw nga laban sa Raptors. Nagtala lang naman itong si Maxey in 39 minutes ng 44 points, 8 rebounds, 4 na steal at 1 block para nga matulungan ang kanyang team na manalo 112-90. 2-game winning streak para nga sa Sixers. Tumulong nga sa kanya itong si Melton with only 13 points. Pinangunahan naman ni Pascal Siakam itong ang Raptors with 26 points and 10 rebounds. Continues na nag-i-improve itong si Maxey every year. Kahit na nadagdag itong si James Harden sa kanyang team at medyo nabawasan nga ang kanyang touches, ay patuloy pa nga rin siya sa paghahanap ng kanyang mga puntos. Kahit na catch and shoot yan at kahit sandaling pagkakataon na nga lang siya, minsan nakakawak ng bola. At hindi nga lang itong si Tyrese Maxey ang may 40 plus point games ngayong araw. Dahil itong player ng Cavaliers na si Donovan Mitchell at Caris LeVert ay tig 41 points nga ngayon laban sa team ng Boston Celtics. Donovan Mitchell with 41 points, 4 rebounds, 3 assists. Caris LeVert 41 points, 7 assists at 3 steal. Pinangunahan nila ang kanilang team sa OT victory 132-123. At sa kalaban naman nilang Celtics, tig 32 points si Jaylen Brown at si Jason Tatum. Ito mismo ang inaasahan ng team ng Cleveland na gawin ni Donovan Mitchell. Pangunahan nga ang team ng Cleveland Cavaliers. Ngayong kalaban nga nila ang reigning Eastern Conference champions na Celtics ay parang statement victory nga ito sa team ng Cleveland na kaya na nga nilang makipagsabayan sa mga top teams ngayon sa Eastern Conference. Ngayong may bago nga silang super weapon na si Donovan Mitchell. Wala pa nito si Darius Garland, mga idol. Wala ang kanilang playmaking guard na siguradong malaking tulong din. So for sure na masarap sa pakiramdam para nga sa team ng Cleveland at sa kanilang fans ang pagtalo nga nila sa Celtics. At ngayon naman ipag-usapan natin ang kinainis ng maraming Lakers fans na payag ni Darvin Ham patungkol kay LeBron. Binabalak niya ngang palaroin pa si LeBron James at the 5 position more moving forward. At yan nga ay nagresulta sa pagkokomento ng maraming LA fans. Sabi nga ng iilan ay what? Nagmura pa ang iba tapos talagang hindi sila makapaniwala. Itong sabi naman ng isa ay Darvin Ham sucks. I mean, this gotta be a joke, right? Sabi naman ng panghuli ay nightmare season nga daw, part number 2. At isa pang tweet, mga idol, na nanalo nga daw ang Lakers ng championship with LeBron James playing at the point guard position. Tapos ngayon daw ay napunta na sila sa paglalaro kay LeBron James at the 5. It doesn't make sense para nga sa maraming Lakers fans sa si LeBron ay maglaro sa center position. At agree naman ako dyan, mga idol, sa mga hinaing at reklamo ng maraming Lakers fans. Si LeBron ay halos 38 years old na at 28th year niya na ito sa NBA. Tapos ine-expect pa ni Coach Darvin Ham na may pagbanggaan pa si LeBron James sa mga batang sentro, mga athletic, na possibly nga maaaring magresulta sa injury na naman dito kay LeBron. Si AD nga na pagkalaki-laking tao ay minsan hindi kinakaya yung mga ibang sentro. Si LeBron James pa kaya? Dapat nga ang ginagawa ng Lakers ay as much as possible itong si AD at pati na rin si LeBron James ay may solidong sentro sa kanilang team. Para nga yun talaga ang makikipagbakbakan sa ilalim at hindi na nga nilang kailangan dalawan na punan yung role na yon. Noong 2019-2020 Lakers, sino ba ang sentro nila? Si JaVale McGee at si Dwight Howard, dalawang malaking sentro, mga idol, na ginawa yung kanilang trabaho ng maganda. At ang naging resulta, MVP caliber season ni LeBron at Defensive Player of the Year caliber season ni Anthony Davis. So nakapagtaka nga talaga ang mga idol, bakit ayaw na lang sundin ni Rob Pelinka yung kanyang blueprint noong 2019-2020 season? Nabigyan niya itong si LeBron at AD ng solidong sentro at mga shooters sa team. Kagaya nga yan, nung Indiana Pacers trade package.